Suambre. Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Brian. Today, we're going to unbox and review Engine Rotary Shaver Blackstone. So guys, this is Engine Rotary Shaver Blackstone. It comes in a box and another white box, which is sealed with plastic. Napakaganda niya. Protected na protected yung product. So it comes with shaver's user manual, which is written in English, unlike sa iba na naka-Chinese language pa. So ito napakadaling maintindihan. We also have power cord for USB Type-C interface. A small brush, kabilaan po siya, panglinis ng ating shaver. And of course, our rotary shaver. Makinis siya, makintab at may pagka-matte finish. Mukha siyang mamahalin guys, katulad ng mga branded na shaver. Mga electric shaver na nakikita natin sa mall. To open, remove the protective cup. To turn the power on, push it upward and the light will turn blue. And I tried na hawakan yung cutter head habang naka-on. Hindi naman ako nasugatan, so safe naman. So at the back, meron siyang sideburn razor. So push pedal lang para magbukas yung sideburn razor. So ito guys, ginagamit to for trimming ng beard, ng balbas at saka ng bigote. Kung ibabalik nyo na, slide down yung pedal, then push down yung sideburn razor. So before using this product for the first time, make sure to let it fully charged for about 1 hour. 1 hour later. Medyo mahaba siya eh. That's why I decided na gamitin muna yung sideburn razor. Nakabahan ako dito. So let's start. So far okay naman pero hindi ko pa sure kung paano yung direction na gagawin ko. I just continue, not until... Pero sabi ko sa sarili ko, first time ko naman, sa una lang masakit yan, nang biglang... Binultak mga lodi yung buho ko sa balbas kaya ang sakit talaga. So makailang beses din yun. So dito iniisip ko kung paano ko ba siya gagamitin. Siguro yung style lang or yung direction lang. So tinry ko ng pababa. So far so good pero may kabagalan lang. During this time guys, trick na trick yung araw, alas 12 ng tanghali. Kaya isinarado ko yung bintana. Kasi nga nagre-record ako. Guys, kung gusto niyo makita kung paano punas ng mayaman, ganito yun. Grabe. Dahil nga mainit, pinagpapawisan tayo mga lodi, ano. Kaya tinanggal ko na rin yung damit ko kasi natatalsikan din siya ng mga buhok. So guys, sad boys, lodi cakes, sad girl. Pasasanan ba't matatapos din to? Nabasa ko lang yun sa module ng pamangking ko. Kung alin daw yung mga salitang informal. Take note, Filipino subject. Meanwhile. Boom! Pero guys, hindi pa dyan matatapos yung ating ahitan. So, trimmer pa lang yan. Gusto natin mas malinis pa. So guys, let's proceed sa second part. So dito, gagamitin na natin yung ating shaver. So take note, yung ginamit natin kanina ay sideburn razor na ginamit natin para i-trim or bawasan yung mga mahahabang bigote at balbas. So as you can see, malinis na siya. Pero meron pa rin siyang natitira, so kailangan pa rin natin talagang gamitin yung shaver. So based sa manual, you can do it in a circular motion or yung pa-straight hanggang sa matanggal yung mga maliliit pa na balbas. So, maganda siya. Malinis yung gawa niya. So, tinatry kong hawakan yung cutting head niya, cutter head. Medyo warm siya kasi siguro kanina ko pa siya ginagamit. At saka, tinry ko din, safe naman, hindi naman siya nakakasugat. Kasi, yung sa cutter head niya, sa ilalim nun ay nandun yung grinding blade. So, yun yung nagka-cut. So, may cover pa siya, kaya safe na safe. Okay naman siya. Hindi ko yung medyo nagkasugat ako nilang bagaya. Ito yun, tapos sa trimmer. So, para okay naman. Yeah.
So guys, pakita ko lang yung loob nung cutter head. So tanggalin lang natin tong protective cap and then push lang natin tong release button. So yan, naangat na siya. So yan yung loob niya. Halimbawa tapos na kayong gumamit, kailangan natin siyang lilinisin after natin gamitin. Ito, tong part na to, meron siyang arrow. Ikutin lang natin ng counterclockwise. Ayan, para ayan, pag ganun na, angat natin ganun. So ayan. So itong part na to, yan usually marumi rin yan or nandyan yung mga buhok. Ayan, at anlaglag na. Nandyan yung mga buhok. So kailangan linisin natin yan using brush. And ayun yung mga nahulog. Ito yung mga blade niya. Yan yung steel imported from Japan. So kapag ibabalik na natin, ilagay lang natin yung grinding blade dun sa bilog. Ilagay lang natin silang lahat. And then, yan. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya maikabit. Pero sa tingin ko, hindi pantay kasi yung paglagay ko ng grinding blade dahil nakatagilid. Dahil pinipilit kong itapat sa camera. Oh no! Yeah, nasira ako yata. Vlog pa more. Vlog pa more. Dito. Ba't natatanggal na? Tapos, ako na nga. So natatanggal pala talaga siya. Okay, ganito yun eh. O, ayan. Lagay mo rito. Sa gitna. Tapos ko-close mo. Ayan. Masa ko siya. Pakabila ba? Ayan, pakabila. Clockwise na. Sira ako yata ah. Oh no! Nangyari. Vlog pa more! Sige! So, hindi ko alam kung paano ko siya natanggal. Pero yan, okay naman na. Magawa na ulit siya. Oras na. Grabe. Labahan ako dun ah. Performance wise, definitely it serves its purpose. Nagawa niya yung function niya from trimming to shaving. Just be careful with the sideburn trimmer para hindi mahilahan ng buhok. Appearance and design is elegant, glossy, and it doesn't look cheap. Quality as of this moment, 1 month na mahigit, nagagamit ko pa rin siya at para sa akin matibay siya. Pero absorb ko pa din sa mga susunod na gamit. Price, I bought it for only 482 pesos sa Shopee. Murang-mura compared sa ibang brands ng electric shaver. Suabe! Suabe guys! Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Guys, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Thank you and see you on my next vlog! Shoutout po sa, ano, Pamangkin Kong Pogi.